Kumusta mga tropa? Maligayang pagbabalik sa ating munting kusina. Ang episode natin ngayong araw na to ay putong bigas. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, ako po si Chandris at welcome po kayo sa aking cooking channel. Kung nagustuhan nyo ang ating content ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin ang bell icon para naman kayo ay laging updated kapag ako ay may mga bagong upload. So ang recipe nga po natin ngayong araw na to ay putong bigas. Ito ang ating mga ingredients. Una, bigas. Ginawa ko lang dito. Binabad ko sa tubig ng 24 oras. At hugasan ito at salain bago i-grind. Maglalagay tayo dito ng boiled rice, asin, baking soda. Maglalagay din tayo ng vanilla extract for extra flavor. And then sugar. At yung mga exact measurement natin ay nasa description below. So ngayon, umpisa na natin gumawa ng putong bigas. So bali po yung binabad natin na bigas na overnight, i-grind natin to sa food processor. At pwede na natin ilagay yung ibang sangkap like sugar at yung boiled rice or cooked rice para mas lalong mas malambot yung ating putong bigas. And then lagyan natin ng tubig at i-grind natin to. Kung wala naman tayong food processor, pwede naman po blender ang gamitin. Ito na yung ating mixture. Ngayon naman, lagyan natin ng baking soda at vanilla for extra flavor para mas lalong mas mabango yung ating putong bigas. At haluin lang natin to para mag-combine yung ating mga ingredients. Bukod nyan, gagawa tayo ngayon ng palaman sa ating putong bigas. So kailangan natin ulit ng sugar, desiccated coconut, at fresh milk. So ngayon guys, ito yung ilalagay natin sa gitna ng putong bigas. Ito yung gagawin nating bukayo. Lutuin lang natin to at patuyuin ng konti. Itong putong bigas na may bukayo ay masarap ito pang merienda at pang negosyo din. Ilagay na natin yung desiccated coconut at kapag medyo dry na siya, ito na yung ating palaman. Ito yung ilalagay natin sa gitna ng puto. So ang next step, yung ating mga molder na gagamitin, lagyan muna natin ng mantika para hindi siya mag-stick or mas padaling tanggalin ito kapag luto na. Huwag munang punuin ito dahil sa gitna lalagyan natin ng bukayo. Then magpakulo na tayo ng tubig at ilagay na natin to sa ating steamer kapag okay na, at pakuluan natin to at least 15 minutes. So ngayon, ito na ang ating putong bigas. Sana nagustuhan nyo ang ating recipe for today. So kung meron kayong mga feedback, suggestions, please feel free to comment down below. Enjoy watching and see you in my next video. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.